Hindi na kailangang lumayo para maging special ang bakasyon nyo. Ito na po ang mga pasyalang near the metro. Get ready, get set, at go na go na ang buong barkada at pamilya sa summer getaway na Swak sa Bulsa. Para sa masayang road trip na ito, makakasama natin ang tatlong magkakaibigang naghahanap ng kakaibang gimmick. Si Zolta na super adventurous, si Raz na kaladkarin, at si Raymond na certified biyahero. Ang bumubuo ng tres lakwatseros. Ang trip naming magtotropa is gumimik sa bar, manood ng sine. Pero trip daw nilang maiba ngayong summer, kaya nga outdoor adventure ang pakay nila. Ang magbabarkada una naming dinala sa Laguna. Mula S-Lex o South Luzon Expressway, mararating ang bayan ng Mahayhay sa Laguna sa loob ng 2 oras. Ang bayan na ito kilala sa simbahang pinakamatanda raw sa buong Laguna. Noong 1570s nang itinayo ang kanilang simbahan. Pero ang isa pa raw bumibita sa kanilang turismo, 30 minuto na lang ang layo mula sa kanilang bayan. Mahayhay Falls sa Barangay Taytay. Mula entrance, maglalakad ng 20 minuto bago marating ang falls. Konkreto naman ang daan, kaya walang problema sa paglalakad. At sa ilang saglit pa, ito na ang bumungad sa barkada. Mula daw sa pangalan ng bayan at barangay na sumasakop dito ang pangalan ng talon. May taas itong 30 talampakan na katumbas ng 2 palapag. Dinarayo talaga nila dito yung lamig ng tubig, saka napakalinis. Pwede mo siyang inumin, yung pumapatak na yan, pwede mo siyang inumin, malinis talaga yan. Perfect daw itong pampa-cool down sa nakakapasong summer heat. Malamig yung tubig, plus the nature is very nice here. 20 pesos ang entrance fee para sa day pass, 30 pesos naman kapag overnight pass. Ang mga batang 10 taon pababa, libre na. Ang Tres Lakwatseros hindi na napigilan ng excitement. Mula raw sa bundok, Banahaw ang tubig ng Mahayhay Falls, kaya naman bukod sa malamig, malinis din ito. Sobrang lamig and ako nanginginig ako sa lamig, pero sobrang saya ng experience na yun kasi doon lang ako nakapag-swimming ng parang nag-yellow talaga yung tubig. Wala mga cottage dito, kaya ang mga bakasyonista kanya-kanyang pwesto sa mga batuhan. Ang iba ay nagtatayo na lamang ng mga tent o tolda. Talaga namang mapapa-ay-ay-ay ka sa ganda ng falls dito sa Mahayhay. Patuloy ang biyaheng south ng barkada. This time, Cavite naman ang kanilang pupuntahan. Mula South Luzon Expressway, mararating ang bayan ng Ternate sa loob ng 2 oras. Kilala ang Cavite sa mga historical landmark. Pero ang surprise good news, meron din itong tinatagong magagandang beach. Yun ang hindi na alam ng public, especially na general public, na hindi nila alam na maraming i-offer na magagandang beaches dito sa Cavite. For 300 pesos, pwede na makapag-enjoy dito mula 8 a.m. to 6 p.m. Kasama na sa entrance fee ang cottage at syempre, ang paglangoy sa mga beach. May bonus pa na swimming pool na pwedeng tambayan. Pero kung mas love nyo naman ang dagat, takbo na sa beach area nila. Dito raw madalas magbakasyon ang dating presidenteng si Ferdinand Marcos dahil malapit lang ito sa Maynila. Dahil hindi masyadong matao ang ating Tres Lakwatseros, nag-enjoy ng todo-todo.
kapag nakita mo yung beach, kakaiba siya. The sand, it's kind of black, pero pino yung sand. Nagmalamig din naman sa paa. Nature tripping pa rin ang drama ng Tres Lakwacheros. Ngayon naman, papuntang norte. Ang bayan ng San Miguel sa Bulacan mararating sa loob ng 2 oras mula NLEX o North Luzon Expressway. Mula sa town proper ng San Miguel, 30 minuto ng rough road ang dadaanan para marating ang Barangay Madlum. Nang makarating na sa destinasyon, bumulaga sa ating mga biyahero ang relaxing view ng Madlum River. Walang entrance fee rito. Vehicle o parking fee lang ang babayaran na mula 20 hanggang 100 piso. May mga kubo rin na marirentahan for 100 pesos. Habang nagtatampisaw sa lake, bonus pa ang amazing view. Napapalibutan din kasi ang lake ng naglalakihang marble stones. Para marating ang kabilang bahagi ng lake, kailangan magbalsa sa halagang 5 piso kada pasahero. Dito naghihintay ang isang kuweba. May local guide na pwedeng i-hire from 50 to 100 pesos para makapasok sa kuweba. Ang haba ng cave ay halos 100 meters. Sobrang enchanting para sa akin ang experience na yun kasi first time ko lang makapasok sa cave. Naging kuta raw ito ng mga Hapon noong gera. Mahalagang bahagi rin daw ito ng kasaysayan ng San Miguel dahil dito natagpuan ang imahen ng patron ng bayan na si San Miguel noong panahon ng mga Kastila. Sa loob ng kuweba ay may ilang rock formations. Meron pa ang mga buhay na bato na kumikinang-kinang pa. Growing up in Bulacan, hindi ko alam na doon lang pala sa San Miguel meron ng kuweba na ganun. So nakakagulat na 2 bayan lang yung layo namin tapos meron na palang ganun kagandang lugar. Kaya ngayong summer, gayahin ang Tres Lakwacheros at diskubrihin ang kakaibang saya na hatid ng road trip. Magandang malaman na all throughout the Philippines, marami tayong pwedeng puntahan na tourist spots, lalo na yung mga tagong lugar na hindi masyadong matao, mas may enjoy mo with your family and friends. Hindi na kailangan lumayo para sa isang bakasyong panalo. Dahil sa mga malalapit na lugar, maaari nang ma-enjoy ang likas na kagandahan ng ating bansa.